araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapid sa mensaheng pinamagatang How to Have a Stable Family. Lahat po tayo gusto natin meron tayong stable family. Family stability can be the anchor of every family member and also the anchor of society. People want stable homes. People want stable families. But stability is not just economic in nature. Marami pong ibig sabihin ang stability. Ang ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin how to have a stable family. Whether you are still beginning a new family or you're already presiding over a family that has grown and has aged, there's still always a chance to improve our family life and that of those who are close to us. Heavenly Father, we pray that you may speak to us today. Sa aming Panginoon na pagbubulay-bulay na yung salita, una kami patuloy na napasusuri sa inyo. Kung mamasdan niyo po kami, Panginoon, makikita niyo po ang aming mga kakulangan, mga kahinaan, kasalanan, pagkakamali, pagkukulang sa inyo. Patuloy kaming lumalapit at humihingi ng inyong pagpapatawad. Cleanse us with the pure blood of the Lord Jesus Christ. Make us clean not because of our own cleanliness, but make us clean because of the work of Christ. Napahuhugas po kami, Panginoon, sa dugo ni Kristo at kami humihingi ng inyong anointing, empowerment. O Lord, touch us spiritually. Gisingin niyo po ang aming mga kuminsay nakakatulog ng mga kalooban. Pasiglahin niyo po ang kuminsan ay mga nanghihina at naglulupay-pay naming espiritu. Bigyan niyo po kami ng isang bagong kalakasan na spiritual. At nawa, Panginoon, nire-restore niyo po ang aming isip, ang aming katawan, maging aming kalusugan. At sa paghingi namin ng mensahe mula sa iyo, itong salita mo nawa maging pagkain namin. We reject all work of evil, all deception, all lies, and we want the pure truth, the powerful, life-changing truth of your word. Nawa, Panginoon, ito po ang aming maging pagkain ngayon. At kayo po ang hinihinga namin. May you be our speaker. Lord, use your servant only as your footstool, only as your instrument. But be the speaker, because these are your people, this is your church. And you ask your Father, God of Abraham, God of Moses, to be our speaker today. And in Jesus' mighty name, we reject all work of the evil one, all presence, and we destroy and frustrate any malicious plan of evil men and evil spirits against this holy assembly today. And we ask your Father, descend on your throne of power. Let your light shine upon us. Dispense blessing to your people. Lift up only your name. Heal us. Heal our church. Heal our families. Heal our land. In Jesus' mighty name we pray. How to have a stable family. Kung tutusin po ang Bible, kumisan ay parang isang how-to book. Maaari natin kakitaan ito ng step-by-step guide kung paano magagawa ang isang bagay, paano mararating ang isang estado sa buhay, at kung paano maiiwasan ang mga dapat iwasan. Sa atin mong pag-aaral ngayon, ang background was the Lord Jesus Christ just finished delivering a very lengthy sermon, sometimes called the Sermon on the Mount. And that sermon was on the essence of His very teaching. It was the very heart of Christian values. And He concludes His teaching with a powerful illustration on two types of people, two types of hearers, and two types of builders. Matthew 7:24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So ang conclusion po ng Panginoon matapos ang kanyang mahabang sermon, sabi niya, eto ang dalawang uri ng tao. Dalawang uri ng nakikinig, therefore dalawang uri ng manggagawa o bumubuo ng kanyang tahanan. Sino man ang makinig sa aking salita at ito'y kanyang tukdin, isa pamuhay, gawing praktikal at totoo,
siya ay isang marunong na tao na parabang gumawa ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. The mark of a wise man was given by the Lord Jesus Christ. Who is a wise man? What is a wise man's wisdom all about? So a wise man or woman hears the words of Jesus. Yun ang importante. At yung words na yun, very specifically in the context of what we're talking about, is Matthew 5, 6, and 7. This is the crystallization of the Lord's teachings on man's relationship with himself, with others, and very, very especially with his God. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, alam na alam niyo po ba ang Matthew 5, 6, and 7? Kasi ang sabi ni Lord, whoever hears these words and puts them into practice is like a wise man who built his house upon the rock. Napakalino kung ano pinag-uusapan doon yung katuruan niya sa Matthew 5, 6, and 7. A wise man or woman hears, reads, knows, and understands Matthew 5, 6, and 7. Sabi niyo pa ulit-ulit naman. Talaga, inuulit ko. Para matandaan po natin. Dapat lagi nating binabasa, nire-review na sa ibabaw ng mesa ninyo, ng study table, nakabukas sa Matthew 5, 6, 7. Sa pagkasabi ni Lord, whoever hears these words and puts them into practice is a wise man. Kaya kailangan laging binabalik-balikan at siyempre dapat din natin idagdag yung Old Testament, the Law and the Prophets. Because put together, you have a very complete picture of what God wants, what God thinks, and what God teaches. So what are the marks of a wise man or woman? The wise man hears the words of Jesus. Also, the wise man practices the words of Jesus. Therefore, the teachings on Matthew 5, 6, and 7. James 1, 23 to 24. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Ganun daw po pala nakalaga ang nakakaalam na, nakabasa, nakarinig ng salita ng Diyos. Parang nanalamin at matapos na makita ang kanyang mukha, hindi man lang niya inayos, kinalimutan na niya kung anong nakita niya. Ganun ang ginagawa ng taong matapos malaman ang katotohanan, mabasa ang Biblia at marinig ang katuruan nito, ay hindi man lamang inayos ang kanyang buhay. Luke 11, 27 to 28. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." So habang ang Panginoon ay nagtuturo, may isang babaeng nagmagaling. Sabi, pinagpala ang babaeng nagluwal sa iyo, who gave you birth at nag-alaga sa iyo. At sabi ng Panginoon, ang higit naman lalong pinagpala ay yung nakarinig ng salita ng Diyos at sumunod dito. So that is what blessing really is all about. So pag nasabi kang ikaw si Blessed Juana, ikaw si Blessed Tecla, ikaw si Blessed Tony, ikaw si Blessed Gerard or whoever, yung palang ibig sabihin, you heard the word of God and you obeyed it and you are blessed. So pwede tayong matawag na blessed. Gusto niyo bang matawag na kayo si Blessed Gina? Kayo si Blessed Mark? What do? You hear the word of Christ and obey it. And that is blessedness. Katulad ng mga katuraan ng Matthew 5, 6, 7 na pagka atin pong inipon yung kanyang pinakalatik, be merciful. Be a peacemaker, for instance. Mga katuraan na do not murder, do not commit adultery, do not return evil for evil, do not love money, do not serve money, do not worry, do not judge others. Maraming mga katuraan, give to the needy, love your enemy, obey the law, listen to the prophets. Ito po ang laging pinapakiulit-ulit ng Panginoon. Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law and the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So yun ang tunay na blessedness. Malaman, reviewin, ipamuhay ang salita ng Diyos. Yun ang wise man. A wise man builds his house upon the rock. And what is that rock? To be emphatic, Matthew 5, 6, 7. The Old Testament.
Christian principles and Christ Himself dapat doon ang foundation ng ating mga pananaw, pagpapahalaga, mga ginagawa, paniniwala, at mga kung ano-ano pang mga hangarin. 1 Corinthians 10:3-4, referring to the people of the Old Testament who were going all over the desert in search of the promised land, they all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. So you want your house to be built on the rock? Build it on Christ. Build it on His teachings. Meaning, know His teachings and live by them. What is the reward of a wise man? Remember, the wise man is he who hears the word of God and obeys it. What is the reward? Matthew 7:25. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and bit against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. So the wise man built his house on the rock. Sa Middle East po kasi, pwede kayong gumawa ng bahay na nakatungtong sa buhangin. At pagka yung buhangin humangin, naiiba-iba ang shape niya. Alam niyo pa, yung mga buhangin sa disyerto, yung korte ng bundok na yon, hindi na korte yan bukas, iba na uli yon. Kasi pag humahangin, pag umuulan, pag may tubig na dumadaan, naaanod yung buhangin, dadala ng hangin, naiiba-iba yung formation. Eh kung doon nakatungtong ang bahay niyo, biglang tatagi-tagilid na yung bahay niyo kasi yung tinutungtungan sa left side, biglang nawala na pala, inaanod na ng tubig. So sabi, dapat you build your house on the rock. Unang-una, yung rock na matibay, hindi naaanod ng tubig o naiiba ng daan ng hangin, at yung rock na mataas para bumahaman, hindi naaabot ng tubig. Nakita niyo po ang most parts of Metro Manila, or Manila very especially, at Makati, konting ulan, bumabaha. Kasi sa Makating Makati na lang, pangalan pa lang Makati, di ba? Low tide. Ibig sabihin, kalahati ng araw, walang, hindi kumakati, tumataas ang tubig, high tide, baha. Kaya yung mga nasa Malabon, nasa Labotas, ipo ba, katabi talaga ng maraming mga posibilidad na tumaas ang tubig. Kasi ang lapit nila sa dagat, at hindi lang yon, yung mga swamps, dati dyan sa Manabotas at dyan sa lugar ng Malabon, tinambakan nila ng tinambakan ng lupa, ginawa mga subdivision. Kaya yung lahat ng ulan na galing pa sa Sierra Madre, buong Manila, na dapat ay aanurin into the Manila Bay, hindi makalabas ang tubig dahil yung mga dadaanan nila na puno na ng bahay, ng lupa, ng subdivision, kaya bumabaha. So, kung mag-uumpisa ka palang gumawa ng bahay, pipili ka. Gagawa ba ako halimbawa sa Antipolo o sa Malabon? Sa bagay, ang Antipolo, binabaha na rin, kamangha-mangha. Paano yata yung mga daan din ng mga ilog, nilalagyan din ng mga bahay? Siyempre, kahit mataas yung lugar, pagka yung may biglang ulan, maiipon ang tubig, babaha pa rin. Kaya sinasabi, we should be wise. You should build your house where the floods will not be able to inundate it. Hindi pwedeng matabunan at hindi pwedeng lumubog sa tubig. At yung tunay na matibay na bahay, hindi naman bahay ang pinag-uusapan po natin na physical bahay. Ang pinag-uusapan natin yung ating buhay, ating life, ating lifestyle, dapat nakatungtong sa bato. Sa katotohanan ni Kristo, sa katuruan ni Kristo, hindi sa kung ano-ano mga ihaka-haka, mga ideya, mga pamahiin, mga kinakatakutan, mga opinion. Kasi parang buhangin yun na pagka umulan, pag humangin, bumagyo, ay pwede kang magkatumba-tumba sapagkat ang iyong sinusundan, ang iyong pinaniniwalaan, ang ginagawa mong pamantayan sa buhay ay hindi yung permanenteng katotohanan, not the rock. But the house of the wise man is stable. His house is stable. His house does not fall despite the rain, despite the flood, and despite the wind. So rising water cannot submerge it. Blowing wind cannot destroy it. Ano po ba yung mga rising water, blowing wind, falling rain sa buhay ng mga pamilya, sa buhay natin? Mga pagsubok, kahirapan, mga kasakitan, mga temptations. Pagka dumating ang lahat ng yan, sinasabi, pag ang iyong bahay, ang iyong buhay, ang iyong puso, nakapatong sa bato, nakatindig sa katotohanan ni Kristo at sinusunod dito, hindi ka itutumba ng anumang bagay na darating sa iyong buhay.
Napapahiga ka kuminsan, kuminsan ay napapaduhod ka ng konti dahil ang lakas ng hangin, pero hindi ka nagkakatumba-tumba. At kung sakasakali mang matumba ka talaga, bangon din agad. Hindi ka nananatiling nakatumba ng katagal-tagal sapagkat ang pundasyon mo, kaya kang hawakan. Kaya ka lang kuminsan natutumba, mahina ang iyong tuhod. Pero kung matibay yung tuhod mo na yon, yung tinatapakan mo mismo, pwede mong asahan. Hindi yung tinatapakan mo, ang tibay-tibay nga ng tuhod mo, ang tibay-tibay na katuno, lumulubog ka dahil yung tinapakan mo pala ay malambot ang loob. Kaya sinasabi, kung gagawin mo ang iyong part, magpapakatibay ka, yung tinitindigan mo, matibay din, kahit anong mangyari, hindi ka tutumba. And that is what stability is all about. Nakita niyo po ang napakaraming mga pamilya. May dumating lamang na kahirapan, halimbawa na economic, nagkatumba-tumba na, kung ano na nangyari. May dumalang na isang sexy, sinundan na agad ni Mister, nawasak na ang pamilya. O may dumaan na bigotilyo, sinundan ni Mrs., nawasak na ang pamilya. Nagkaroon ng mga maling katuruan na dala na ng kulto kung saan-saan si pamilya. Umuso ang drugs, umuso ang kung ano-ano, nadala na yung mga anak. Lahat na ng hangin, lahat na ng bagyo, lahat na ng bahang dumaan, sila ay nagka-tumba-tumba, nagka-lubog-lubog, nagka-lunod-lunod. At isang dahilan, hindi sila nakalagay, nakapatong, nakatindig sa bato, sa katuruan ni Kristo at sa pagsunod sa katuruan na yun. Ang dami-daming mga strifes na ginagawa ng mga pamilya. Nagsisika para mapag-aral ang mga anak to be stable. Nagtitiis para makapag-ipon ng kapital para magkaroon ng negosyo. Naghihirap talaga para gawing stable yung pamilya. Pero ang nakikita lang kumisa natin ng stability, economic stability. Kaya lahat ng sakripisyo ginagawa, sok ng magkahiwalay, magnegosyo, magkapera, para maging stable. Pero hindi lang yun ang pinag-uusapan eh. Kasi marami pong mga pamilya, very economically stable, pero wasak pa rin. Hiwahiwalay pa rin, gibagiba pa rin. Kasi may bagyo, may ulan, may baha na dapat nating isipin na darating sa ating buhay. Kaya kailangan handa tayo. At kung sasabihin man natin, tapos na, graduate na ako, ang dami ng dumaan. Habang may buhay, hindi pa tapos ang lahat. At hindi lang natin pinag-uusapan yung pamilya natin. Nasasabi mo, ay nakapagpalaki na ako ng mga anak, okay na ako, wala na ako iniisip na ganyan. Yung bahay na pinag-uusapan dito, hindi lang yung buong pamilya, ikaw din as an individual. Kayo man, bilang isang individual na tao, ay maaari rin maitumba ng mga darating pa, maaari pang mailubog at malunod. Kaya kailangan laging nakatindig dun sa bato, sa katuruan ni Kristo. So the wise man's house is his personal life. The wise man's house is his family, society where he moves, the church of which he is a part, and the nation which is inevitable to be part of. Lahat yun. Kaya mapalad ang isang bayan na naniniwala sa salita ng Diyos at sinusunod ito. The stabilizing and the saving force is hearing and obeying God's word. Ganun kahalaga yun. So what are we going to do as wise people? Make every effort to hear and obey God's word as an individual. Una po kayo bilang isang solong tao, kailangan ipinaprioritize natin to hear and obey God's word. At kung kayo merong kabiyak, you must prioritize it as a couple. One of the most important activities of a couple is to study the Word of God together and to obey it together. Meron po akong kilalang mag-asawa, mahilig sila magtalo. Pero ting nagtatalo sila, madaling nalulutas. Kasi unang-una pa man sa panahon ng kanilang pagiging mag-asawa, nag-desisyon na sila at nag-usap sila. Tuwing tayo magtatalo, pupunta tayo sa Biblia at doon tayo hahanap ng kasagutan kung sino ang panalo. Hindi ikaw ang panalo, hindi ako ang panalo, dapat yung salita ng Diyos ang panalo. So ting nagtatalo po sila, anong ginagawa nila? Pinagtatalo na nila isang bagay, hahanapin nila sa Bible, ang sinabi ng Bible. Pag nagsilita yung verse, tapos ang labanan. Hindi yung ang nananalo yung mas malaking kumita, o yung mas malakas sumigaw, o kung ano man ang kanyang tactic, ang nananalo dapat yung salita ng Diyos. Kaya kahit laging nagtatalo ang mag-asawang ito, wala akong kaduda-duda na laging maayos. Kasi they surrender themselves to the same authority, and that is the authority of God and His Word. Ngayon, kung ang sasabihin nyo, paano yan, ako lang ang naniniwala sa Biblia, yung asawa ko ayaw,
ako lang ang nag-church, yung asawa ko ayaw. Well, at least 50% of the partnership is already in the right place. Kaya, napakalaki ng pagkakataon na kayo magwawagi sapagkat kayo, 50% na kayo nung inyong partnership ng asawa nyo, e kakampi nyo pa ang Diyos, e di majority na kayo. It's only a matter of time. God can bless, and God blesses even the unbelieving spouse for the sake of the believing partner. Tatandaan nyo yan. Alang-alang doon sa isang nananalig kay Kristo na pagpapala niya, pati yung kabiyak nun na hindi nananalig o ayaw manalig. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 7:14, "For the unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy." So merong very specific application ito, but we can find a universal truth in it that God can bless the other half of the partnership through that half which and who believes in God. So, prioritize that. Make every effort to hear and obey God's word as a couple. Also, lalo kayo magulang, make every effort to hear and obey God's word as parents or individually as a parent. Because God can bless, and God blesses the children for the sake of the parents. So 2 Kings 13:22 to 23. Hazael, king of Aram, oppressed Israel through the reign of Jehoahaz. But the Lord was gracious to them and had compassion and showed concern for them because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. To this day, he has been unwilling to destroy them or banish them from his presence. So you see how God blesses even wicked children because of the parents. Mga magulang, magpakabuti tayo sapagkat maraming mga blessing ang naghihintay sa ating mga anak dahil sa ating pagiging mga Diyos. Lalong-lalo na kung ang mga anak natin ay nalalayo sa Diyos, lumalayo o malayo talaga, lalo tayo dapat lumapit. Sapagkat alang-alang sa atin, may pagpapala na inilalaan ng Diyos maging sa ating mga anak. That's why holiness, righteousness, godliness is a ministry. Nagiging tayong mabuti, nagpapakabuti, sumusunod sa Diyos. Among many other reasons is because, at least for that sake, and for the sake of us being close to the Lord, our children stand a very good chance to be blessed. Nakikita niyo ba ang nangyayari sa mga magulang na yung buhay nila itinatapon nila, yung buhay nila pinupuno nila ng kasalanan at kamalian, mga anak ang unang-unang nagbabayad. E di baliktarin niyo rin yun. Kung gumagawa tayo ng mga kabutihan at nalulugod sa atin ng Diyos, mga anak natin din ang unang-unang nagbebenepisyo dyan. Kaya mga magulang, mga tatay, kung may mga temptation sa inyo na gumawa ng mali, sasabihin niyo, alang-alang sa aking mga anak. Kung di nyo man lang maisip na alang-alang sa aking asawa, na yun dapat ang una. Eh kung sakaling sa kanya, kung sa kanya lang, di bali na. Eh may mga anak pa kayo, alang-alang pa sa inyong mga anak, dapat maging matuwid. Because we can represent our children before the altar of the Lord, and we can become priestly in our ministrations that we stand between our children and God. Napaka-importante na hindi kayo mawala ng karapatan, hindi kayo mawala ng pabor na makalapit sa Diyos alang-alang sa inyong mga mahal sa buhay. It is a ministry to be godly. Unang-una, it's a ministration to God because He is godly and He is offended by ungodliness. Then it is a ministration to ourselves because we want to be able to come into God's presence every time and any time. Then it is also a ministration to our loved ones because we can intercede for them. Nakikita niyo po ba, pag loser ang tatay, kadalasan, nagiging loser din yung mga anak. Kung marunong siyang makiusap doon sa dapat pakiusapan, uwi-uwi niya yung blessing sa kanyang pamilya. Pero kung siya'y nakakainisan, hindi siya diplomatic, mahihiyain siya, torpe, hindi siya makapagsalita, usually wala siyang uwi sa kanyang pamilya. Kaya meron tayong ministration na makapag-uwi ng blessing sa ating pamilya. Kaya dapat naman tayo, maging karapat-dapat man lang na makalapit sa presensya ng Diyos for the sake of our loved ones. Nakita niyo sa Luke chapter 8, si Jairus, namatay yung anak,
inilapit sa Diyos, sa Panginoong Jesus, na buhay ang anak. Meron pa isang napakatalinong babae sa Old Testament, namatay ang anak. Sinundo, ipinasundo niya ang propeta at inilapit niya na buhay ang anak. Mga magulang, may pag-asa mga anak natin. Kung sila man ay nalalagay sa mga temporaryong sitwasyon ng pagkaligaw, nalalagay man sila sa mga mahihirap na kalagayan, pero tayo bilang magulang ay maaaring lumapit sa Diyos alang-alang sa kanila. Do not burn the bridge over which you must pass to get to the Lord and to intercede for your children. Make every effort to hear and obey God's word as a child, as a son, a daughter. Importante din yun. God can bless, and God blesses the parent or the parents for the sake of the child or the children. So Luke 4:38-39, Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Now, Simon's mother-in-law was suffering from a high fever, and they asked Jesus to help her. So he bent over her and rebuked the fever, and it left her. She got up at once and began to wait on them. So nakita niyo po, dahil sa anak o dahil sa manugang, gumaling ang babaeng inaapoy ng lagnat. Nagpunta ang Panginoon sa bahay nito si Simon, also called Peter. At dinatnan niyang nilalagnat ng napaka-init na lagnat itong matanda. At nakiusap si Peter, nakiusap yung asawa ni Peter. Alam niyo si Peter, may mother-in-law, di may wife. Diba? So, lagi sinasabi nila, walang wife. Eh, nakita na ngang meron dito sa Bible eh. No? Meron ba naman biyanan na walang asawa? Dahil kay Peter, yung biyanan gumaling. O, mga manugang. Ha? Anong napapala ng mga biyena niyo sa inyo? Gumagaling ba sila o nakikita lang kayo nilalagnat? Na-allergic. Diba? Na-heart attack. Dapat blessing tayo sa mga matatanda. So, pwede tayo maging blessing. Dinala ni Peter sa bahay niya ang Panginoon, talsik ang lagnat ng kanyang biyanan. Dapat ganun din tayo, dinadala natin ang Panginoon sa ating bahay, nabe-bless pati ang ating mga magulang. You see, children, you have a ministry to intercede also for your parents. Hindi lagi na lamang ng mga anak ang tumatanggap ng mga pagpapala, pag-intindi, pag-unawa. Dapat sila man ay nagbibigay. Dumarating nga yung panahon na unti-unting nababaligtad yun eh. Mula sa ikaw ay inaalagaan ng magulang mo hanggang ikaw na yung unti-unting nag-aalaga sa magulang mo. Full cycle of life. Hindi lang yung magulang natin ang lagi nag-i-intercede for us. We too should live holy lives, so that when we pray to the Lord on behalf of our parents and elders, the Lord will listen. So ministry din natin na maging banal. Kaya mga anak, sasabihin natin sa sarili, kailangan maging banal ako para pag nangailangan ng magulang ko, ilalapit ko sa Panginoon, makalapit naman ako. It's a ministry. Make every effort to hear and obey God's word as a relative. Also as a fellow man, bilang isang kapwa-tao, God can bless, and God blesses a community for the sake of a few believers, for the sake of a few righteous people. So Genesis 39, verses 5 to 6. Nang si Joseph ay naging slave sa bahay ni Potiphar the Egyptian, from that time, he, meaning Potiphar, put him in charge, him meaning Joseph, of his household and of all that he owned. The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So he left in Joseph's care everything he had. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. So pati si Joseph na slave, empleyado, tauhan, katulong sa bahay ni Potiphar, dahil siya yung makadiyos at nalulugod sa kanya ang Diyos, pati yung amo niya na bless. Pati ang tahanan ng kanyang amo nagkaroon ng kasaganaan. Kayo mga empleyado, nabe-bless ba ang mga kumpanya niyo dahil nandun kayo? O pati nawawala ang computer dahil nauwi niyo? Diba? Nabe-bless ba sila dahil nandun tayo? Kung tayo'y namamasukan, nabe-bless ba yung ating employer because of us? Meron tayong ministry to be godly so that God will
give us favorable standing to the point that even our employer gets blessed. Alam nyo ang mga anak ng Diyos, makinig kayong mabuti. Ang mga anak ng Diyos, kahit saan magpunta, blessing. Hindi salot. Hindi, hoy sister, sister, may tindahan ka pala, di ba nakikita kita sa church? Pengi naman discount. Bakit? Stockholder ka ba dito? Kasama ka ba sa namuhunan dito at naghirap ngayong kumikita? Gusto mong discount? Dapat tayong mga anak ng Diyos, pag may negosyo ang ating mga kapatiran, huwag tayong hingi ng discount para sila umunlad, para sila ma-bless. Sasabihin natin, lipat tayo, dito na tayo, tanggilikin natin tong kapatid, hindi dahil may discount tayo dito. No? Hindi dahil kapatid natin to sa Panginoon eh, para siya umasenso. Mabuti na ang kayamanan ng planeta pumunta sa kamay ng mga anak ng Diyos. So tinatangkilik mo, hindi yung lagi ka na lang nakahingi ng hingi. Kung pwede ka magbigay, magbigay ka. Ngayon, once in a while, in those very rare moments that you're really weak or sick or talagang unable, that's when we ask for help. It's all right. Part yun ang kapatiran. Part yun ang pagiging kapatid sa Panginoon na, alam mo, talagang sayad lang ako, tulungan mo naman ako. Hindi na kita uutangan dahil baka hindi ako makabayad. Bigyan mo na lang ako. Mas mabuti pa yung ganong usapan eh. Kasi kumisan, mangungutang ka, di mo naman mabayaran. Nagtatago ka tuloy. Kakaaway-away kayo. Ngayon, pag nagkaroon ka naman, bigyan mo uli siya. Hindi naman bayad. Bigay din. It's part of our being brothers and sisters. Pero hindi yung komo, naging kapatid mo sa Panginoon, gusto mo na agad eh, gamitin ang gamitin yung tao. Huy, artista yan, na born again. Halika, pakantahin natin sa birthday ng lola. No? Yung, wala ka nang inisip, hindi kumahig ng kumahig, gamitin ang gamitin ng mga tao. No, we Christians should be blessings. Hindi, ano? Salot. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Mukha bang blessing o mukhang salot? Yung pagka dumadating siya, natutuwa ka ba o naiinis? Pagka yung may nagtetext sa'yo, nakita mo yung pangalan niya, natutuwa ka ba? O eto na naman to, si Salot. Diba? So kailangan, ganun, blessing tayo. Nakita niyo si Joseph, slave, na bless pati bahay ng amo dahil sa kanya. Eto pa, ang mga righteous people, blessing sa community yan. Nung ang Diyos, nagkatawang tao, pumunta kay Abraham, at naramdaman ni Abraham na Diyos yata itong kaharap ko, pupunta sa Sodom, may pamangkin pa naman ako doon. Mukhang baka wasakin niya ang Sodom. Nakipagtawaran si Abraham sa Diyos. Alam niyo, hindi dahil mas mabuti si Abraham kesa sa Diyos, ha? Pumayag ang Diyos sa tawaran kasi in the first place, gusto naman talaga ng Diyos na patawarin yung city. Mabuit naman talaga siya. Gusto lang niya hingin mo yung kabaitan niya. He doesn't have to be induced to be good. He is really good. That's why, pinagbigyan niya si Abraham sa mga hinihingi. Because in the first place, yun din ang gusto ng Diyos. Genesis 18. 24 to 26. What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you. Will not the judge of all the earth do right? Sabi niya ganun. And the Lord said, if I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. To make a long story short, sabi ni Abraham, teka, dami naman yata nung 50. Guru niya isang syudad, 50. Tumawad siya, eh, what if there are 45? O sige, for the sake of the 45, hindi na natin na wawasakin ang lungsod. Sabi ni Abraham, eh, kung 30 yun na lang kaya. Sige, for the sake of the 30, hindi pa rin natin huhusgahan. Lord, wala naman kayo magagalit. 20. Sige, 20. For the sake of the 20, I will not. Lord, huling hirit. 10. So, sige, for the sake of the 10, we will not destroy the city. But you and I know the rest of the story. Walang 10. Umulan ng asupre. No? Pinaulanan ng apoy ang syudad na ito. Pero nakita niyo yung principle, kung may 50 man lang, kaya sa bawat barangay natin, bawat bayan, bawat syudad, bawat probinsya, tiyakin natin na marami tayong mga mananampalataya at tayo isa sa alang-alang ng Diyos, and because of us, the whole community will be blessed. Kaya blessing tayo eh. Hindi naman sa pagyayabang. Pero kumisan, pag sumasakay po akong aeroplano, sabi ko, ang palad-palad naman ng mga kasabay ko dahil nadito ako. Dahil pagpapalain ako ng Diyos, di ba?
yung sa bagay kumisan may mga Kristiyano rin nahuhulog ang eroplano sinasakyan nila, pero Diyos na lang nakakaalam kung bakit. Pero alam natin, generally speaking, pag nandun ang mga anak ng Diyos, nandun ang protection talaga. In fact, lagi namang may protection. Kaya lang kumisan yung protection niya, iba ang korte. Parang opposed to what we want. Halimbawa, bigla kang binawian ng buhay, ayaw mo sana. Pero, ang tutuusin eh, kung kalooban ng Diyos, yun pa rin talaga ang mabuti. Kaya titiyakan yung mga kapatid kung saan kayo pupunta, maging blessing. Mga manugang, lalo mga lumugang na babae, blessing ba kayo sa mga biyanan nyo? Diba? Sine-facial-facial nyo ba siya? Ni-expo-exfoliate, pinu-foot spa? Diba? Mga manugang, blessing. Dapat wala nung dumapo kayo sa pamilya ng lalaking ito, naging blessing kayo, hindi yung nag-away-away sila dahil susul kayo ng susul. Yung mana mo, kunin mo na yung mana mo. Yung kuya mo, mas maraming nakuha. Di ba ganyan mga manumanuga, yung mga sabit sa pamilya, yung nagpapagulo. No? So, kailangan blessing ka. Importante. And what do? Hear and obey God's word as a family. Buong family. And your home will be stable. Hear and obey God's word as an individual. All the more if you're in a family or a community of unbelievers. What do, brothers and sisters, with the word of God? Simply obey. Whether you fully understand or agree, doesn't matter. God said it. We believe it. That settles it. We obey. Hindi mo naman kailangan maunawaan lahat ng mga pasikot-sikot ng theology niyan para ka sumunod. The Bible is simple enough for everyone. It was written by simple people for simple readers. Hindi mo kailangan mga PhD para maintindihan. Alam niyo, marami mga PhD, karamihan pinapahirap lang nila para maglisan lang. Importante. But the Bible is for all. Hindi lang yan para sa mga dalubhasa. Yung mga dalubhasa, pinapahirap nila kumisan para lagi kang kailangan mo sila. Pero talagang yan ay para sa lahat. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, magtiwala. When the Bible says right and you feel it should be left, magtiwala ka sa Bible, yun ang sundin mo. Huwag ang yung sarili. Proverbs 21:3. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Sumunod sa Diyos. In Matthew 7:26-27, itinuloy ng Panginoon yung sinasabi, ano bang nangyari dun sa kabaligtaran ng wise man. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Gaano karami na pong houses, homes, families ang bumagsak at napakalakas ng lagapak nung dumating ang mga pagsubok, dumating ang tukso, dumating ang mga panggugulo ni Satanas. Siguradong nangyari yon dahil there is at least one member of that family that did not obey God's word. Bumagsak tuloy. We must be wise because the only other choice is to be foolish. The only other choice is not to hear and obey God's word. And the only other choice is to fall with a great crash. How is your family? Kumusta po? Siyempre, walang pamilyang perfect. Mabuti yung nag-uumpisa pa lang, natuturoan na. Sasabihin ng iba, naku, kung nung araw lang, nag-Bible-Bible na ako, nag-born again na ako, hindi sana namin inabot ang inabot namin. Pero, ang salita ng Diyos ay effective kahit anong estado ang kinalalagyan natin. The Word of God can build. And to those who have already been partially destroyed, the Word of God can rebuild, can restore. The important thing is it is never too late to study, to hear God's Word, and to obey it. Ama naming Diyos, sa aming pong pamumuhay, humihingi kami ng karunungan sa inyo. Ipakita nyo nga po ang mga areas of our lives na patuloy kaming namumuhay in disobedience in spite of knowing your word. Ipakita nyo rin po yung mga ignorance namin, Panginoon, na makita namin kung saan kami mali, saan kami dapat maituwid at maitama.
at nawa makita mo ang bawat isang sumusunod. Panginoon, nananalangin po kami para sa mga pamilyang narito. May mga kinatawan ngayon dito. Panginoon, yung mga pamilyang buong-buong-buo pa, salamat po. We rejoice in your grace and goodness. Sa mga pamilyang ngayon ay sinisimulang guluhin, dayain ng sanlibutan, ng masasamang espiritu. Lord, protect them in the name of Jesus. Father, protect these families. Humihingi kami, Panginoon, ng karunungan na ang mga pamilyang ito ay maunawa ng iyong salita, maipamuhay ito. Ito ang maging guideline, Lord. Ito po ang maging standard. Ito po ang maging light of the families. At sa mga pamilya, Lord, na na-damage na, nagkaroon na ng mga partial damages nung dumating ang baha, ulan, hangin, humihiling kami ng iyong makapangyarihang pagdalaw sa mga pamilyang ito. Alang-alang sa mga anak mong narito, alang-alang sa mga anak mong mananampalataya, alang-alang sa mga miyembro ng pamilyang ito na sumusunod sa iyo, Lord, pagpalain niyo po yung buong pamilya. Isang himala ang hinihingi namin sa inyo. Na magkaroon ng kaayusan ang mga relasyong nagkagulo-gulo. Magmaituwid ang mga kalikuan na nangyari. Mapagaling ang mga sugat. Matutong magpatawad, mag-unawaan ang bawat isa. Lord, may you visit the families in a very strong and powerful way. At kami naman, lubos nawa naming maunawaan at dibdibin ang aming pananagutan na alamin ang inyong kalooban, alamin ang inyong salita, at sundin ito sa aming buhay. I rebuke the work of Satan against the families that are being rocked by all kinds of destruction. In the name of Jesus, we declare restoration and we shall restore your people, O Lord. Restore the families. At ang unang restoration mangyari sa mga anak mong kumikilala sa iyo. Kami yung maunang kaunawa ng aming pananagutan, ng aming role, so that our families may be restored. Panginoon, ang dalangin namin, yung magandang kalooban mo ang siyang maganap. We thank you for our families. We thank you for our loved ones. They are gifts from you. Nawa maging gift din naman kami sa kanila, Lord. Through the righteous lives that we live, so that we can always stand in the gap, that we can always stand between you and our families. Ipakita mo sa amin, Panginoon, itong holy vocation, itong calling na ito to be righteous, so we can be priests for our families. Mga kapatid, sa ilang saglit tayo magbulay-bulay, hilingin natin ang paghipon ng Panginoon sa ating buhay. Lalong-lalo sa mga pamilya na maraming mga dinaranas ngayon ng mga pagsubok, mga tukso, sa Panginoon tayo kumapit. Ang Panginoon ating pag-asa. At manalig kayo na walang imposible sa Diyos. Huwag kayong padadaya kay Satanas na sabihin nyo, mahirap, imposible, hindi na mangyayari. Walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible for those who believe. And Jesus is above everything. The name of Jesus is above every name. At sa mga pamilya naman na walang mga malalaking suliranin, magpasalamat kayo sa Panginoon. Napakalaking grasya na kapayapa iwasay ang inyong buhay. At humanap naman kayo ng ministrations na maibibigay sa mga naguguluhan. Doon sa nag-uumapaw ang blessing, give to those who don't have enough at this point. To those who don't have enough, ask the Lord. Because the Lord is only a prayer. Let's be along with the Lord. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang How to Have a Stable Family. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Jesus.